Bigyan mo po kami ng puso ngayon na tumatanggap at kumikilala ng lahat ng ito. Muli mong ibalik sa amin ang kagalakan na kami makapag-ipag-ulayan at muling bahagi ng iyong kaharian. Tagapin mo kami sa sandaling ito, taglay ang nagsisising puso. Taglay, Panginoong Banal, ang aming pong pagkilala ng aming karunihan. Gawin mo po kami mabuong-buong muli ngayon at salamat sa pagpatawaran mula sa aming kasalanan. Sa pangalan mo, ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Amen. Para sa pagsisindi sa ikalawang kandila ng Adbiyento, ating tinatawagan ang pamilyang Lawang. Adbiyento ay nag-aanyaya ng paghahanda sa pagdating ni Hesus Kristo sa pamamagitan ng ating mga puso. Sa mga panahon na ito, maraming mga tao ang nag-aanda ng kasiyahan, handa at mga regalo. Ang ganitong mga gawain ay nagtutulog ng pagkaabala at nalalayo tayo sa tunay na kahulugan ng Pasko. Sa kabilang banda, ito ay nagbibigay din naman ng paalala kung ano ang ating paghahanda sa Kapaskuhan ito. Si Jesus pa ang material na mga bagay na tulog nito. Sa halip na maligaw at mawala at malito dahil sa mga magulong mga gawain at bagay, bakit hindi natin hayaan ang musika at boses ng tumatawag sa ilang na nagsasalita ng salita ng paghahanda sa pagdating ng Mesiyas? Sapagkat nabayaran na nila ng lubos ang
Ganda ng mga kuluan at kalituan. Tulad ng kamunduan ng materialismo. Kaya nga sa anak na ito, ating sinindihan ang ikalawang mandila bilang paghahanda sa pagdatag at tawag ng kumpiyakaan. Magandang umaga po sa inyo lahat ng kapatid. Purihin po ang Panginoon sa biyayang umagang ito. At kung kayo po ay ngayon lamang nakadalo sa pagsamba sa Central United Methodist Church o sa pagsamba sa wikang Filipino, ay malugod po namin kayong tinatanggap. Meron po pang mga bisita tayo ngayon na kailangan po natin kinalanin. Pwede po ba tumayo kayo para kayo ay amin pong mabati makilala sa sandaling ito. Pakitingnan nga po ninyo yung mga lugar ninyo. Baka meron po diyan. Tumayo lang po kayo para kayo po ay aming makikilala ngayon. Kung wala naman ay kung kayo palagi ang dumadalo ay nagagalak po kami na kayo makasama naman muli ngayon. Inyo pong tingnan ang ating spire, mga kapatid, para sa mga importanteng mga gawain natin, mga pahayag, at mga gawain po natin para sa nalalapit na Paskuhan. Sa darating hong December 21, ay meron po tayong kantata sa magitan po ng Tagalog Choir. At sa hapon naman po ay meron tayong tinatawag na Family Sunday pagkatapos ito ng English service dito po sa may Osbrook. At ayos ko rin kayong anyayahan sa iba't ibang mga programa ng ating iglesia ay kinalaman mo sa ating discipleship program at iba pang witnessing program ng ating pong iglesia. Nais ko po ipaabot sa inyo na si Reverend Donato Amang Benko ay pumanaw na at siya po ay nandito sa may Paris Chapel. Palagay ko mamayang gabi naman ang ipapalik ko dito para sa gagihang pagsamba. At sa pinamagahan po ng Lunes ay dadalhin po siya sa Hagonoy, sa kanyang bayan. At doon na rin po siya ililibing. So tayo po ay nakikisandam namin sa buong sambayan ng mga Benko. Ang Reverend Benko ay naglingkod sa Central Church ng mahapang panahon. At naging kilalang pastor sa kabuuan po ng kabuuan ng Iglesia Metodista sa Pilipinas. So isama ko natin sa panalangin ng sambayan na patuloy ang kalinga ng Diyos ay sumakanila. Binabati natin ang mga nagdiriwang ng kaarawan at ganito ng empresaryo ng kanilang mga ng kanilang kasal. Ang panalangin natin ay mapagpala kayo. Kayo ay madagdagan ng inyo pong kalakasan ng buhay. Patuloy yung maglingkod sa Panginoon at magpagamit sa iba't ibang larangan ng gawain ng Iglesia. Mga kapatid, kung mapapansin po ninyo, meron tayong insert na nandyan po sa ating liturhiya. Ito po yung approved budget po ng ating Iglesia for 2015. At kung mapapansin po ninyo yan, mga kapatid, ang Tagalog Congregation ay nag-increase po tayo from the budget of 2 million 224, ano po, ay naging 2,319,000. So ipanalangin po natin, umabot natin yung ating home budget for next year. Ang pagkakaalam ko ay yung budget natin for this year ay naabot na ho natin as early as November. At excess na lamang ho yung buwan ng December. Kaya ho, minabuti ho ng ating Committee on Finance na ang Tagalog Congregation ay madadagdagan sa darating hong taon next year, 2015. So isama ho natin mga kapatid sa panalangin ang mga ito. Naway ang ating budget
po natin dahil napakarami po ng ating mga programa, mga gagawin. At ang iglesyang ito ay buhay na buhay sa mga gawain mula ko sa Nurture, Outreach at Witness Ministries. At patuloy po niyong itaas sa Panginoon ang kanyang kabutihan sa atin para po magtagumpay ang iglesyang ito sa kanyang mga programa. So ito po yung mga pahayag at pagbati natin. Meron ka bang ipapahayag kapatid na ngayon? O sige, halika dito kapatid.